disclaim muna tayo ng mga viewers. Okay, love not naka-live na. Okay. We'll wait for the viewers muna po. We have 431 live viewers. Sa Israel. Then please read all. Hindi ko naman. Sa Hungry Boss, 14. 23 sa Star Image, PH. Okay. Captain Veggie, 14. So Facebook page? 763. Okay. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si David Cabawatan. Vince Apostol. Kami ang managers and owners of Star Image Artist Management. At kasama namin ngayon si Gabo Adeva at si Buknoy. Nag-live po kami dahil ito po ang tamang gawin. Dahil sa nangyaring incident yesterday sa pag-live mo, Gabo, sa TikTok, at may mga nasabi kayong hindi ka nais-nais o kaaya-aya kila Meme Vice Ganda, Ayon Perez, and Aura Regela. Okay. So sinabi ko kanina sa live video ko, saka sa post ko sa TikTok, na hindi namin kukonsentihin ang ginawa niyong kamalian. Dahil, unang-una, ang naapektuhan dito ay ang mga taong tumulong sa atin before, no? Kay Carlo Mendoza, na si Gigil Kid, na naging anak-anakan ni Vice Ganda, na tinulungan ni Vice Ganda, at si Petit, si Ma'am si Petit, na kasakasama rin ni Vice sa mga pelikula at mga shows. Yung harutan nyo sa TikTok, no, katuwaan nyo sa TikTok, na it turned out na napaka-offensive, no, sa mga involved personalities. Dahil sa mga negative remarks na binitawan nyo, na hindi namin pinalampas ngayong araw. So nagdesisyon kami ni Vince na suspendihin kayo 1 month. Naintindihan nyo? 1 month suspension without pay. Sa mga existing projects nyo, ibig sabihin walang bayad. Hindi kayo babayaran because it's part of our agreed signed contract. Na kapag may mga ganyang misconduct, you need to be reprimanded. So aside from suspension, we have imposed a penalty of 100,000 pesos each. So you need to pay 100,000 pesos each sa management. Na kami, nagkasundo kami ni Vince, na yung ibabayad nyo, idodonate natin sa mga nangangailangan ngayong pandemic. So we will donate yung penalty na babayaran nyo para may patunguhan yung binayaran yung penalty sa mga nangangailangan ngayong pandemic. Okay? Alam ko, bilang manager kami ni Vince, na hindi sapat yun ang paghingi ng sorry namin sa management at ang pagsuspende at pagmumulta nyo ng 100,000 bawat isa sa inyo. Hindi pa sapat yun sa mga nagagalit ngayon na netizen sa mga tagahanga na mga naapekto ang mga artista. Okay? Hindi namin kayo ipagtatanggol this time. Hindi. This is not scripted anymore. Sa mga content nyo sa TikTok na para magpasaya ng tao, sometimes scripted, yes, para makapagpasaya, pero this time, this is not scripted anymore. Wala tayo sa harap ng camera na para umarte kayo. Nasa harapan tayo ng camera ngayon para mag-sorry kayo sincerely
sa mga tao, lalo na sa mga naapektuhan. Okay? Ikaw, ako naiinis ako eh. Para kung ano lang masabi ko eh. Hindi kasi galing tayo ng event, ng shoot. Okay, ng shoot. Ngayon, nag-decide kami na since pagod lahat, pinaiwan muna natin sila, si Gabo at si Buknoy doon nga sa resort para magpahinga. Ang problema kasi, kapag nawawala sila sa paningin namin, kung ano-anong nangyayari, kung ano-anong posibleng masabi nila without us knowing. So yun yung hindi maganda. Without our consent. Yun yung, alam mo yung magigising ka na lang na meron palang viral na nangyayari dahil naiwan mo lang sila somewhere. And ang ginusto mo sa kanila is magpahinga, kaya sila naiwan doon. Saka okay. may adult na tumitingin din doon, pero not 24/7. Because we have a good friend, the owner of the resort, na tumitingin din sa kanila, pero kailangan din magpahinga, di ba? Ako ayoko maging bias kasi ang naging issue dito, si Meme Vice, si Ayon, si Aura, na kilala ng mga tao. Gusto kong itanong sa kanila, simulan natin para maintindihan ng netizen, kung bakit nangyari yun. Kung ano yung ugat, kung saan nagmula, kung bakit nyo nasabi, yung mga ganon. Gabo? Gabo, kwento mo. Ano po kasi noon, lunchtime po yun, tapos ako po mag-isa kumakain sa labas po ng resort. Tapos, lakasan mo boses mo, di ba malakas boses mo? Para marinig. Nagla-lunch po ako noon, tapos naiwan po ako mag-isa sa resort. So kumakain po ako ng lunch ko, tapos umalis po si Buknoy. So naisipan ko po mag-live noon, bali ako lang mag-isa talaga sa table. Saka nag-live? Doon po sa ano, sa TikTok po, sa TikTok account ko mismo. Tapos nung pagka-live ko po, kumakain lang ako, tapos dumating si Buknoy. Tapos nung pagdating ni Buknoy, hindi pa agad nangyari yung issue na naka-screen record yung mga tao. Kumbaga, kumain muna kami, tapos nag-usap muna kami. Tapos hanggang sa dun po, yung puro comments po is about po Aura. So may exact comment po dun na nabasa ko. Sabi, pakisampal si Aura. So sinabi ko yun kay Buknoy, sabi ko, ay oh, sampalin mo lang si Aura. Which is yung response niya, no, ayoko siya sampalin. Gusto ko siyang yakapin. Tapos hanggang sa sunod-sunod na po yung comments about Aura, tapos hanggang sa may nabasa ako ulit na sabi, naka all caps pa po, sabi, chill lang Buknoy, si Aura lang yung pambato ko. Tapos yun na po yung nag-start siyang magmura. Bali, dun po nag-start na mag-screen record yung mga tao. O, ano sinabi mo doon, Buknoy? O sinabi yun na ganun comment? Sabi ko, Eddie, wow. Lakas mo yung boses mo. Sabi ko, Eddie, wow. Tapos nung that time, napangmura ko ng gagos doon sa nag-comment, which is mali. O. Tapos, ano? Hindi lang yun. Saan naman tong? Saan nag-ugat? Tapos nung powers ng powers yung mga comments ng mga tao, kumaga parang binabat nila sa akin na ako daw si Aura, ganyan-ganyan, hanggang sa napanindigan ko na magpanggap bilang daw si Aura. And that time, doon na tuloy-tuloy yung mga baklaang chikahan na hindi naman talaga dapat ginawa pa ng una. Which is very offensive. Yes. Diba? Aware kayo doon, diba? Ba't yung sinasabi yun? Diba? Hindi nyo ba naisip na may mga nakasubaybay sa inyong mga minor na edad na tulad mo, Buknoy? Na po pwedeng may makarinig ng mga ganon? Na nagmumura kayo? Na nagsasabi kayo ng mga hindi tamang mga salita? Gabo? Alam nyo, may mga maaayos tayong artist na pati sila naapektuhan because of this mess, because of this issue na kayong may kagagawan. Hindi kami nagkulang sa inyo na pangaralan kayo na tamang gawin nyo. Kasi we have artists like Carlo Mendoza na maliit pa, na naging anak-anak pa ni Vice. Nasa atin si Majo na kinagigiliwan ng mga tao dahil magaling sumayaw, mga bata. May mga nanonood sa inyong minor.
Di ba influencer kayo? You considered yourself as influencers? So you need to influence them in a good way, influence your viewers in a good way. Hindi porket na-trigger kayo sa mga sinasabi na binabash kayo, papatulan nyo. Karapatan nila eh. Kung gusto nila i-bash kayo, eh, nandiyan kayo sa posisyon na yan eh. Hindi ba kayo nasanay sa bash? Kasi we cannot please everyone eh. Kasi kung may ginagawa kayong tama, hindi kayo ibabash. Ngayon, even the management, kami nagsasuffer ngayon. Because it reflects to us, akala, kinukonsente namin kayo. Naakala sa mga TikTok videos, lagi tayong nag-aarutan na kinukonsente na namin kayo. No! Iba ang content sa totoong buhay. O ano magagawa ng mga iyak-iyak nyo? The damage has been done. Ayan ang mga tao. The damage has been done. So whatever legal actions of Vice Ganda ni Meme Vice sa kanyang kampo, we need to accept that. Especially the two of you. Alam mo, nakarating na rin sa na may nag-send na rin ng message sa amin na galit si Meme Vice. Yes. Galit si Meme Vice. Eto ha, guys. We are in good terms and friend namin si Chad Kinis, na kaibigan ni Vice. Tinawagan kami ni Chad kanina. At even siya nalungkot sa nangyari, naiinis sa dalawa at naaawa sa amin bilang kaibigan namin, no? Personally, si Chad. Pero wala siyang magawa dahil even siya naiinis. Kahit kami naman, naiinis kami. Diba? Kasi hindi tama yung nangyari. Diba? Hindi tama. Nananahimik sila, Vice, eh. Diba? Tapos gagamitin niyo sa ganon. Alam mo, kahit managers, ang managers kasi hindi nyo naman kasama every time, every oras, hindi nyo kami kasama. Yes, kami ang tumatayo na pangalawang mga magulang nyo. Pero, matatanda na kayo para alamin nyo yung tama't mali. Diba, hindi lang naman kayo yung artist namin eh. We have other artists to manage, to guide. Hindi lang laging kayo. O ngayon, ano magagawa ng iyak nyo? Ha? Mababawi nyo ba yan, yung nangyari na yan sa iyak nyo? De, gusto ko lang gamitin yung opportunity na to na kung bakit ang star image laging sinasabi sa online, nasa social media, bakit ang star image nag-aalaga ng mga basura? Masakit for us na management na masabihan ng ganun kasi we're doing our best. Kung hindi alam ng netizen kung ano yung nabubuong pamilya meron sa star image, yun yung hindi nila nakikita. Ang nakikita nila, nag-start with Sander Ford, na minakeover namin, and then nagkaroon pa rin ng problema. Hindi nakikita ng netizen kung bakit namin ginagawa yun sa mga artist. Yung mga, gusto ko lang take at yung platform na to, na guys, netizens, ang star image nandito, hindi dahil nag-aalaga kami ng basura. Winelcome namin sila sa star image because we want na mabago sila. Nakikita nyo sa TikTok, nag-upload kami. Nag-upload kami na masaya, ng kukulitan, nag-aharutan, pero lahat yun superficial. Ang meron kami dito, kaya nandito yung mga yan, dahil naniniwala kami na mahal nila ang pamilya nila. Mahal nila ang sarili nila, may takot sila sa Diyos. At may mga pangarap sila. Hindi nyo alam kung saan ang galing yung mga tao na to. Magsimula tayo kay Sander. Mahirap ang buhay. Bumalik tayo kay Giggle Kid. Masaklap ang naging buhay ni Giggle Kid, Carlo Mendoza. Kay You Don't Know Girl. May pangarap sila.
Kaya ang star image nandito. Kaya yung mga, hindi ko na lang maano eh, ayokong i-blame sa social media ang nangyayari dahil ang nakikita nila is yung superficial na meron sa atin, sa star image. Pero halukayin ninyo guys, kung bakit nandito ang mga basurang sinasabi, it's because we want to help. We want to change, we want to help them. Ngayon, hindi natin mabiblame. Nangyari na to, naging problema na, pumutok na, nalaman na ng lahat. Nasabi nyo na yung mga hindi dapat sabihin sa social media na alam nyo huhusgahan kayo ng tao. Ako, kami ni David, kami na yung manager na laging nakaharap kapag nagkakaroon ng pagkakasala yung talent. Nadadamay. Nadadamay ibang tao na wala namang kinalaman. So gusto kong tanungin sa inyo at malaman ng netizen, ng social media at yung mga nakasamaan nyo ng loob ngayon. Dahil ba saan ito? Ako na magsasabi, dahil sa kasutilan, sutil ang dalawang to. Kayo mag-ano, kayo mag-explain. Nagagawan nyo to eh. Diba? Explain nyo. For what? Bakit nyo dinama yun? For clout? Ha? Para mapag-usapan kayo kahit na in a negative ano, way? Hindi ganun. Every day na ginawa ng Diyos, araw-araw, pinagsasabihan namin kayo kung ano yung dapat nyong i-post, kung ano yung dapat nyong i-content para mapasaya at mabigyan ng inspiration yung mga viewers nyo. Pero anong ginawa nyo? Yes, sometimes you do good ano, contents. Pero nagpa-apekto kayo sa mga nagko-comment, na-trigger kayo? Reason ba yon? Valid reason ba yon? Na na-trigger kayo? O papatulan nyo yung netizen? Opinion nila yun eh. Kayo, kung makukulong kayo, let it be. Baka doon magtanda kayo. Hindi namin kayo pagtatanggol kung talagang may mali kayong ginawa. Pero obviously, may mali kayong ginawa. Kung ano maging legal action sa kampo nila Meme Vice, let it be. Harapin nyo. Ginagawa namin lahat dito sa Star Image para makatulong sa inyo, para makapagpasaya tayo ng tao, pero ito ang ginagawa natin. Ngayon, kayo. Nandito na naman kami to explain. Na lumalabas sa mga taong nanonood, kinukonsinti namin kayo. Na lumalabas sa mga taong nanonood, kami papasimuno. Hindi nyo ba alam yung nararamdaman namin? Saka, ano yung mga ibang co-artist nyo na nanadamay dito? Hindi ba kayo naaawa doon sa mga naapektuhan ng mga co-artist nyo dahil sa pagkakamali na yan? Kailan pa kayo matututo? Para yung kay Sander, maramdaman yung ano kayo, makulong kayo, umimas kayo ng rehas? Siguro nga, baka doon kayo matuto. Kasi I'm sick and tired of defending you dahil lalo na pag mali kayo, I cannot defend you pag mali kayo. Kung nasa katwiran kayo, kaya ko kayong ipagtanggol, kaya namin kayong ipagtanggol. Pero this time, we will not defend you, especially to Vice. Dahil si Vice, tinulungan tayo. Si Carlo Mendoza, asa si Carlo? Patawag ka si Carlo. Si Carlo hindi mapupunta sa atin kung hindi dahil tinulungan ni Vice. Oh, hindi pa kayo nahiya dito sa batang to? Tumingin kayo kay Carlo. Hindi kayo nahiya dito, nahihiya. Yung inaano nyo, yung pinagsasalitaan yung kung ano-ano, tinulungan tong batang to.
Isang taon pa lang namin hawak si Carlo na tinutulungan namin ngayon. Pero ang unang tumulong dito, si Vice, si Meme Vice niya. Yun na, ako na. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko na matiis eh. Ngayon, magsalita kayo. Ikaw, Gabo, simulan mo. Gusto ko lang pong humingi ng paumanhin kay Meme Vice po sa sorry po kung nagkaroon kami ng ganung conversation sa live. Ayun, maling-mali po talaga kami sa mga nagawa namin at sa mga nasabi namin. Gusto ko lang pong humingi ng sorry po kay Aura sa mga nasabi ko na laos o kung bakit kami nitawa ni Meme. Sorry po. Kay Mr. Ian Perez din po, gusto ko rin pong tumingin ng tawad po dahil nadamay po kayo sa issue na to. Hindi ko po ipagtatanggol kami kasi sobrang linaw po na kami po yung nagkamali. Sa mga magulang nyo, humingin kayo ng paumanhin. Sa mga magulang nyo na posibleng nanonood ngayon, alam nyo, ito ha, Gabo, Buknoy, kami nahihiya sa mga magulang nyo. Kasi nandito kayo sa poder namin, tapos may ganitong issue. Anong iisipin nila? Tinotolerate namin yung mga ganyan nyo? Maya naman kayo sa amin. Tinanggap namin kayo dito. Diba? Nakatira kayo ngayon sa amin, dito sa Star Image House. Tapos may mga ganyang issue, anong iisipin nila? Kami may kagagawan yan? Ngayon, sa mga magulang nyo, after, ano? Gusto ko rin po mahingin ang tawad kila Mommy at Daddy. Saka sa mga kapatid ko po na nadadamay din sa issue ko. Alam ko, kung ako naapektuhan, mas lalo po kayo naapektuhan sa mga pinagagawa ko. Sorry po. Okay, masalita ka na. Ikaw. Marami na po akong beses humingi ng paumanhin sa lahat ng tao. Pero this time, gusto kong humingi ng pasensya sa mga taong naapektuhan. First of all, sa managers ko. Sa taong kumpog sa akin, Lola Baby, I'm so sorry kung pati ikaw nadadamay. And also, kay Aura. Ayoko na lang pahabain pa yung apology na to kasi hindi ko naman gusto na ipilit pa yung sarili ko. Alam ko marami akong nagawang mali. Kay Meme Vice, kasi mula bata pa lang ako, alam ng mga tao na nakapaligid sa akin noon. Kasi mula bata pa lang ako, iniidolo ko na si Vice Ganda. Gusto ko mag-sorry, Meme, sa mga nasabi dun sa live video. Na hindi naman, sa mga nasabi mo! Sa mga nasabi ko sa live video na hindi naman intentionally na akala namin biro pero hindi. Hindi, sandali. Rephrase mo yon. Anong hindi intentionally? Huwag mo lang i-sugar ko. Intention niyo yun eh. Hindi correct term ang hindi intention o hindi intentionally. Intention niya yun. Lumabas sa bibig niyo eh. Ayusin mo. Kay Meme Vice, na nasabihan ko ng mga mali, na hindi naman kaaya-aya. Tsaka kung ayon, sorry po sa mga nasabi kong hindi nagustuhan. Sana magpatawad niyo ako. At tsaka sa mga taong nagsasabing basura ako, sa mga bashers, sorry kung ito na naman yung mga dadagdag nyo sa akin. Pagka tinatanong ng tao, Buknoy, bakit pa ulit-ulit ka nagsosorry? Bakit inuulit-ulit mo? Ako nasasagot, sutil kasi tong batang to, sutil. Bayabang. Hindi nag-iisip. O masakit para sa nag-aalaga sa inyo dito sa Star Image House. Masakit na sabihin namin sa tao na gano'n. Diba? Masakit sa amin. Pero yun yung ginawa nyo. Yun yung totoo.
yun, mayabang kayong dalawa. Mayabang. Hindi nyo na, hindi nyo iniintindi na kung sino yung pwedeng maapektuhan sa mga sinasabi nyo. Huwag na lang kami, huwag na lang kami. Yung mga artist natin na nagsisimula pa lang, yung mga sumali sa Star Image, yung mga bagong sign, na mga nangangarap sa buhay, yung hindi pa naaabot kung ano man ang na-establish yun ng mga pangalan ngayon sa social media, yung mga nangangarap din sa buhay, sana intindihin nyo rin yun. Ang dami sa ating nanonood. Tapos ano sasabihin ng comment? Diba? Kami, may mga sarili rin kami pamilya. Diba? Ano sasabihin sa comment? Kami pa si Muno? Alam ng Diyos kung paano namin kayo pagsabihan. Kasi we want to help you eh. Especially ikaw, Buknoy. Aware kami sa pinanggalingan mo. Hindi ka lumaki sa parents mo. Lumaki ka sa hindi mo kadugo. Kinupkup ka ni Lola Baby mo kahit hindi mo kadugo. Lumaki ka sa kalsada. Na masura ka. Nagbarker ka sa jeep. Lahat yun alam namin, pero dapat na maging ano ka eh. Dapat na gamitin mo yun para, diba, matularan ka na ikaw na unti-unti kang, yung past issue mo, unti-unti mong nababawi because of yung mga iba mong magagandang nagagawa naman. Pero ito na naman, another issue. Diba? Cancel again. Another issue. Eto na naman tayo, eto. Kaya ano sasabihin ng mga netizens? Ha? Puro kayo iyak, sanay kayong umiyak, paawa kayo. Ganyan, ganyan lang ang kaya niyong gawin. Hindi ko kayo dedepensahan. I swear to God, hindi ko kayo dedepensahan ngayon. Kami ni Vince, hindi namin kayo dedepensahan dahil kayo ang mali. Kung idemanda kayo ni Vice, let it be. Okay? Sumama na loob nyo sa akin, sa amin. Pero kung yun lang ang makakapagpatino sa inyo, harapin nyo. Maawa naman kayo sa mga magulang nyo din. Oo, aware kami, gusto yung tumulong sa mga magulang nyo, sa family nyo. Alam namin yung hangarin nyo. Kaya kayo nandito, nagtsatsaga kayo. Kaya kayo na nagtatrabaho kahit sa murang edad nyo. Pero isipin nyo naman yung mga gagawin nyo. Diba? Isipin nyo kung ano yung pwede niyong ma-imply o maituro sa mga, lalo na sa mga bata na nanonood sa inyo. Alam niyo ba, every day we take calls. We have calls sa ating official number. Hi, kayo po ba si Ate Buknoy? Hi, kayo po ba si Ate Gabo? Idol ko po kayo eh. Hindi ba kayo doon na mga bata yung mga sinasagot namin sa official number natin ha? Yung official number, every day, we accept calls na kayo hinahanap halos dalawa. Hi, kayo po ba si Ate Buknoy? Hi, kayo po ba si Ate Gabo? Idol ko po kayo eh. Pwede po bang ano? Hindi ba kayo hinahanap doon? Tapos ito issue nyo, mga bata nanonood sa inyo, ano magtanda kayo? Ikaw, kung anak lang kita, kung talagang anak kita, nakatikim ka na sa akin eh. Pasensya na po ah, gusto kitang sikuhin ngayon eh. Naiinis ako sa iyo eh. Kung totoong galing ka lang sa akin, nasiko na kita. Huwag yung pantahin, humingi kayo ng pasensya. Humingi kayo ng sincere apology, ayoko ng ganyang iyak nyo. Yung bula sa puso nyo. Humingi kayo bago tayo mag-end.
Kung susumahin, 100,000 ang nanonood. O, tinan nyo. Wala pa dyan yung ibang account. 100 plus thousand ang nanonood sa live na to. Bigyan nyo ng maayos, ha? Maayos sa paliwanag, ha? Sincere apology. Huwag kayong plastic. Gigipin niya ang tubig, nakaka-high blood ako dito sa dalawang tuyo. Nakakainis kayo. Bilisan nyo! Ano? Nakasama mo, boses mo! Sa mga live viewers po namin ngayon, gusto ko humingi ng sorry sa lahat. Sa lahat ng nagawa ko, hindi lang sa issue na to, kundi sa mga issue ko pang noon. Sana ho eh, mapatawad niyo ako, lalo na kay Meme Bias at Kuya Ayon, humihingi ako ng dispensa. Aura, alam ko na marami tayong hindi pinagkakasunduan. Sana this time, patawad mo ko at sana makapag-usap din tayo. And sa mga taong nanonood ngayon, gusto ko humingi ng sorry kasi ito na naman yung nagawa ko. Ito na lang yung nakikita nyo sa akin. Imbes na mabuti, puro masama. Pero hindi sa lang ako, pero gagawin ko ang lahat para mahalin nyo ako ulit. Again, I'm so sorry po. Hanggang kailan magagawa ng mali? Diba, Buknoy? Hanggang kailan? Sige, Gabo, ikaw. Sa kampo po nila Meme Vice, nila Ayon Perez po at ni Aura, nangingi po ako ng tawad at pasensya na po sa mga sa nagawa namin. Mali-mali po talaga kami. Paumanhin po dahil hindi po kami nag-isip sa mga sinasabi namin, sa mga salitang binibitawan namin. Gusto ko rin po mag-sorry kay Meme Vice at kay Aura kung nasaktan kayo sa mga salitang nabitawan ko. Sorry po kasi may ganung conversation kami sa live na hindi naman talaga dapat. Kung ano man pong desisyon niyo, ako po kasi alam ko sa sarili ko na mali-mali talaga ako. Hindi ko po ipagtatanggol yung sarili ko. Hindi po ako mangangatwiran. Kung ano man po yung desisyon niyo, handa po akong tanggapin. Pero kay Meme Vice, kay Ayon at kay Aura, sorry po talaga. Pasensya na po talaga. Okay, ulitin ko po sa inyo, sa kampo po namin sa Star Image, suspended po sila ng 1 month without pay plus 100,000 each as a fine for misconduct na nakasaad po sa kontrata na pinirmahan nila sa management contract. Bukod po doon sa pagpataw namin ng mga parusa dito sa dalawang to, susuportahan po namin si Meme Vice sa kampo niya kung ano man ang legal action na kailangan nilang gawin para matuto tong dalawang to. Kasi pagod na po kami. O ngayon, nandito si Ma'am Shipitit, kararating lang. Di ba kayo naiiyak? Ano, makakaharap ba kayo sa mukha niya ngayon? Na si Ma'am Shipitit, napakaganda ng relationship, working relationship kay Meme Vice. Kasi sirain nyo lang ng ganon. Diba? Diyos ko. Nancy, ikaw na nga, na-high blood ako eh. Good afternoon. Alam mo, napanood ko yung video. I feel sad. Sa management. Kasi walang natawa. Puro bash talaga. Puro bash. At hindi ko may pagtanggol yung management ko. Marami sa akin nag-message na, di ba, Star Image ka. Ako kasi sobrang mataas ang respect ko kay Vice.
at sa mga katrabaho ko, lalo sa mga nakatrabaho ko sa GGV, kasi si Bebe walang pinakita masama sa akin. Sana maging ano, lesson sa inyo to. Actually, si Gabo, tinawa ko siya, anong nangyari? Ba't may ganitong content? Sabi ko, hindi ka ba natututo sa unang pagkakamali? Mas mabigat itong ginawa mo. Tsaka nung nag-drop kayo ng names, ang dami ko yung tao. Yung dalawang tao, masaya sa buhay. Masaya sa huwag yung dautin. Unang-una, bakla kayo. Pag masaya na lang kayo. Saka na nanahimik yung mga inaanan yes. Nila. Oo. Hindi ito papatuloy yung may kaso ng sobrang foul. Foul talaga? Sobrang man. Foul. At tawag dito. Ito ah, honest to goodness, dati rati, araw-araw na dito ako. Mm-hmm. Alam niyo yung boss. So, simula po na napansin ko, yung si Gabo nagbago, si Buknoy nagbago, di naman ako pumunta dito. Pupunta ako dito dahil masaya dito dati. Namiss ko yun. Sa pinapakita niyong pangit ng ugali, hindi nakakatuwa. So, ang tawag dito, ang management may disciplinary actions yung gagawin sa paglapin nito. At sana matuto kayo sa pagkakamal nito. At may mga magbibigay sila ng mga panumang kaparusahan, taglapin nyo rin. Kasi unang-una, kahit minor si Bukong, hindi ko maintindihan, dapat ikaw ang nagsabi nyo kasi ikaw hindi minor. Dapat ginayin nyo siya. Eh, parang nagkakaroon ng ano eh, ng sabwatan sa ginagawa nila. So, mali. Kahit sa anggulong mali. Kahit na sabihin nilang na-provoke sila o na-trigger sila sa mga nagko-comment, eh, kasama yun eh. Diba? Nandito kayo sa industry na to eh. Alam nyo na we cannot please everyone. Hindi valid reason ang na-trigger kayo. Kahit na tao lang kayo, dapat lumugar kayo dahil public figure kayo. Maraming nanonood sa inyong mga bata. Yun yung kinaiinis ko sa kanila eh. Ito. Alam mo ba, nung pumasok ako dito sa Star Image, abuti na kapasok ka sa Star Image. Nung pumasok kayo, bakit ka pumasok sa Star Image? Kasi yung totoo, wala kayong nilang magandang ano sa Star Image. Puro kanigahan. At pati yung buong management na affect one, pati yung mga talents. Totoo yun. Totoo yun. So, dati, nag-post ako, Star Image ako. Ang dami na, abutin na ka Star Image ka na, pero ngayon, pag sa Star Image ka, nandun si Buknoy, nandun si Gabo. Nakakaya, di ba? So, mahirap. Mahirap. So, eto, tanggapin nyo lang kung ano klaseng action ang indication nyo. Kasi alam ko na yung management, hindi na ba kayo papanigan eh. Ang agad ko ng message kay Boss, Boss, ano to? May ganyan-ganyan. Tinawagan kita. So, ibig sabihin, hindi ko tinotolerate kung ang ginagawa nyo yung mali. Pangit? Kapapangit? Kapag ano lang, alam mo ba yung mga message sa akin? Ano ba ito si Gabo, si Buknoy? Takaw. Potential. Hindi, parang buwakaw sa ano. Gusto maging artista, tapos ganyan. Sobrang nega. Noong una nasasaktan ako, pero napanood ko yung video. Kasi may napanood ako sa ano eh. Actually, clip lang siya. Hindi buo. Pero na bad trip ako. Sabi ko, ano to? Hindi kasi nila iniisip yung mga po pwedeng maapekto na tao, katulad unang-una sa amin, sa mga magulang nila, sa pamilya nila, sa iyo, sa nakakasama nila dito sa Star Image, na damay-damay. Diba? O sana kayo lang eh. Diba? Damay-damay. Ibig sabihin, hindi namin kayo ginaguide. Yung mga magulang niyo, hindi kayo hindi ginaguide sa tama. Pangit! I hope this will serve as a lesson sa buhay niyo. Kung ano man, tama si Mamshi. Kung ano man ang
ipataw sa inyong parusa. Sa amin, naalaman nyo na kung anong parusa. Tanggapin nyo. Kung ano yung gagawin nila Meme Vice sa kampo niya, tanggapin nyo. Hindi eh. Hindi tama itong nangyayari na to eh. Kami, ano, diba? Totoo. Ang hangarin lang namin, tumulong. Sabi ko nga, si Vice pa yung ano yun nila. Ikaw, tinulungan ka ni Vice. Ay, ngayong pandemic, lalo si Carlo eh. Si Carlo, gigilipin. Tsaka hindi na lang yun sa tumulong eh. Bakit papakialaman nyo yung buhay ng may buhay? Na masaya sila. Na sila nanahimik. Yun yun eh. Tsaka pangalawa kasi, okay lang. Kung hindi kayo member ng, kung hindi kayo talent ng Star Image, wala na makapakialam eh. Hmm. Wala kami pakialam. Kahit maghubad kayo dyan, mag-sex kayong dalawa, wala kami pakialam. Kaso lang, ang punto dito, talent din kami ng Star Image. Ang ninangarap ng netizens, Star Image. Ang sakit kayo sa akin, lahat ng talent ng Star Image, bulok din sa nagawa niyo. Tama. Ano yan? Magpupulos naman ng Star Image, panibagi tae na naman. So, ang sakit para sa akin, kasi Star Image ako eh. Kami, wala kaming ibang hinangad na hinangad. Kahit wala kaming kitain, halimbawa may ipoproduce kami na mga show nyo o mga project nyo o kahit ibang artist. Ang gusto lang namin makatulong sa mga aspiring artist sa abot ng makakaya namin. Tapos ito idaganti. Pati ako, kami maapektuhan. Ako po, tinanong nila ako, bakit nasa Star Image siya? Kasi yung Star Image, wala pa kayo dito ah. Naging sandalan ko. Sila, yung mag-isa ako sa bahay, kung nalang para mababaliw na ako. Dahil nga, sanay ako may kasama, pero eto yung pangalawang tahanan ko. Napapansin niyo ba, Ma'am Sheik, kulab tayo? No. Ma'am Sheik, kulab tayo kay TikTok? No. Kasi nga, ang pangit ang pinapakita ng image. Ikaw, sinabihan na kita niyan, na ilang beses ko na sinabihan, hindi ikaw si Buknoy. Nakilala kang mabait ka eh. Sabi ko, bakit? Bakit suddenly magbabago? Sa tingin mo, yung maging matari ka, maging masama, wala may tutulong yun. Hindi ka mamahalin ng tao, promise. Maging mabuting tao kayo, maging mabuting inspirasyon kayo. Influensya. Maging influensya mo, maganda. Wala na yung mga negang ano, content. Wala na, hindi nyo kailangan ng mundo ngayon. Na kailangan ng mundo, yung mapapasay niyo sila, maging inspirasyon kayo. Sobrang sensitive ang tao ngayon. Sobrang sensitive. Maraming walang trabaho, maraming nagugutom, maraming aburindo, maraming napabaliw na. Na minsan tayo nagiging sandalan bilang, di ba, maging good vibes lang. Dapat good vibes lang yung spread sa social media eh. Good vibes, inspirational, hindi yung parang kayo pa magpapasimuno sa mga kabalbalan na mga kaano man ang ugali nyo. Yeah, no, Gabo, Buknoy, David, Momsi, yung paano na tayo sa kanila, narinig nyo na yung mga gusto ninyo marinig dito sa dalawa. Nagpapaumanhin kami sa buong management ng Star Image, paumanhin po sa lahat. Lalo na po kila Meme Vice kung nanonood ka, ayon, we are very supportive sa inyong dalawa, you are such an inspiration. Lalo na sa LGBT community, alam namin ang pagmamahalan nyo, nagiging inspirasyon kayo sa mga tao, kay Aura. Pasensya na po kayo at tumingi po kami ng kapatawaran sa nagawa po ni Gabo at Buknoy. Rest assured po na talagang papatawan po namin at hindi lang po basta may masabi lang kami o scripted. Tototohanin po namin yan. At kung ano po ang maging desisyon nila Meme Vice sa kampo niya,
tatanggapin po ni Gabo at Muknoy. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Marami po salamat sa pagbibigay niyo ng oras sa amin. God bless us all po. Pahin na lang ang lahat.